Dapat talagang iparamdam at isigaw ang nararamdaman ng taong bayan. PBBM, dapat mo itong malaman at imbestigahan. Alamin ang tunay na nangyayari. Hindi susuko sa General Bantag hanggat hindi nagbibiyo sa pwesto si Rimulya. Ito ang matinding pinag-uusapan ngayon. Paano nga ba? Dapat bang sumuko sa General Bantag o mag-alapin lakso na lang siya? At katapang palpak sa pagpapasikat. Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Hangad po natin ang matagumpay na Pilipinas. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod ko pang mga video. Pangulong Marcos, makialam ka na sa usaping Rimulya Bantag case. Marami nang aburido sa mga nangyayari. Pakinggan ang tao, hindi si Rimulya na appointee mo. Baka magalit sa iyo ang tao, may katwiran naman para magalit dahil hindi nalaibig ang mga nangyayari. Una, pumalpak ang mga appointees. Pangalawa, sinabi mong pipiliin ang pinakamagagaling mula sa magagaling. Pero magaling nga ba ang mga na-appoint mo? Bakit ang mga inuupo mo ay mga recycled dadilawa na kinasusuklaman ng taong bayan? Katulad nilang ni Katapang na ngayon ay palpak ang pagpapasikat. Ayon sa interview nito, sinabi niya na bigyan lang siya ng 90 days para ayusin ang seguridad sa bilibid. Sabi ni Katapang ay kumuha siya ng mga gadget para maayos ang seguridad. At dahil kaibigan niya ang may-ari ng mga gadget, ay pwede daw naman na sa katapusan ng buwan ang kwentahan. Ayon sa mga komento ay para lang siyang nangutang sa kapitbahay na tindahan, subalit hindi dapat ganon, labag ito sa batas. Dahil dapat ay duman ito sa proper procurement na dapat ay may public bidding din. Ngayon ay lumalabas na walang alam si Katapang, tila sanay na sanay sa mga ganitong gawain na pinagsisimulan talaga ng matinding korupsyon. At narito na ang mga komento mula sa mga netizen. Paano ang bibigyan ng atensyon ng President Marcos ang mga problema ng bansa? Iwala siyang ginawa kundi mag-travel ng mag-travel. Simula nang maupo siya bilang President ng Pilipinas. Left and right ang travel niya kasama lahat ng alipores niya. At pera ng taong bayan ang nilulustay nila pagpapasarap. Mukhang nakasangla na ang Pilipinas sa ibang bansa. Kahit nakalubog na ang buong Pilipinas sa tubig baha at nagugutom na mga tao sa sobrang mahal ng bilihin. Puro pasarap si Marcos, patravel-travel lang siya habang naghihirap at nagugutom ang mga mamamayan. Huwag mag-appear si Sir Bantag to counter yung case niya, baka maparehas po siya kay Bong Navarro. After mag-appear, pagkatapos, iserve ka agad ang warrant arrest niya. Kaya kulong diretso, please, not to appear dahil ganyan ang moves ni Rimulya. We stand with Sir Bantag. Kung ako nasa posisyon ni Bantag, hindi ako susuko. Linuto na nga ang kaso, wala ka pa sa kulungan, how much more kapag hawak ka na nila? Tataniman ka ng mga yan, kaya BBM resign. Basta weak leader, mahina talaga, hindi kasi abogado, hindi matakot ang appointee. Sayang ang nasugdan sa last admin, noon masaya pa na wala ang droga. Ngayon, takot na ang taong bayan kasi balikala ka ran. Ang ngayon, linggo-linggo bilyones ang nahuli. Dapat na magkaisa ang taong bayan, DOJ SEC, Boying Rimulya, resign na now. Exactly, you have to go through biddings to be approved by procurement. Parang Aquino style of government, itong mga appointees. Hindi na ba sila natuto sa Parmalee na procurement din ang pinagpuputok ng butchi nila? Ngayon, kanya-kanyang galawan. Ang galinghan o, unang step, Katapang nasubukan ng tapang ng mukha. Ano ba itong mga 4-star general kuno? Aware ba sila sa batas? Alam ba nila mga kilos nila o dinadaan na lang nila sa 4-star sa mga balikat nila? Stars na walang ningning. Next time, pag na-appoint, dapat may entrance exam sa batas para sigurado tayo na ang mga nakaupo ay alam ang ginagawa. E si Katapang, nangangapapa yata, sinabulok ang sistema. Possibilities are that the end of result of this is corruption, diba? Hi buhay, barbayok style yata ang bukor ngayon. Yung isa hindi alam ang subjudice, yung abogado naman ng DILG, naging korte and media na sa katatanong ng nonsense question sa media, naging sanipa yata ng obstruction of justice. Tapos ang head nila, nagpapasuko ng taong nasa preliminary investigation pa lang at walang issue of warrant arrest. Nagdadaktak na sa media at pinapasuko yung tao. Ay, bagsak at lumpo ang Pilipinas niyan. Kailan ka pa makakabangon, Pinas, kung puro bans at BS at idiots ang naglilingkod sa iyo at nasa paligid ng masigasig na pangulo? Grabe. Diba, it is obviously embarrassing. Pil ko lang ha, kayo anong pil nyo?
Nako, nakakatakot kung magbabalik na naman ang mga adik. PBBM, sayang tiwala ng 31 million sa'yo. Akala namin na ayos ang Pilipinas dahil ikaw, Marcos ka, tapos ibalik mo pala sa dati ang Pilipinas naming mahal. Masakit sa dibdib ang pinagagawa ni PBBM. Mag-send ka na, Mr. Rimulya. Hindi pa nag-iinat ang Westpac mo. Ang dami ng anomalya na ginawa ng pamilya mo. Abusado ka. Isama mo na si Ben Abalos. Nakakahiya na kayo. Nagpapasikat kayo para makapanira ng mabuting tao tulad ni General Bantag. Lumayas kayo sa pwesto yo, di naman kayo qualified. Pang-abuso agad ang ginawa yo para madagdagan ang yaman yo. Karma is coming to yourself now na. Hoy Boying, resign ka na. Mahiya ka naman. Ginulubang ang bayan. Nung una idol kita. Ngayon wala na kaming maasahan sa'yo. Tama si General Bantag at sayang ang effort ni FPRRD. Tama yan sir, gayahin mo si Ping Lacson. Wala kang hustisyang mahukuha dyan, baka ipapatay ka pa dyan. Tapos nakakulong din yung papatay sa'yo, wala namang death penalty, so wala lang. Mas marami kang nagawa para sa bayan, kaysa dyan sa inggit sa popularidad mo. Yes, wag na huwag kang susuko, General Bantag, dahil wala kang kasalanan, wala silang sapat na ebidensya. Don't worry, hindi na yan mananalo si Rimulya sa next election, we will remember his power tripping. Busy si BBM, kaya kahit pinagloloko na siya ng kinuha niyang tao ay tiwala pa rin siya. Importante, bumaba muna ang bigas ng 25 pesos per kilo. Attention naman dyan, PBBM. Grabe na ang mga nangyayari sa administrasyon mo po. Malaking pagkakamali ang maling mga tao ang pinagkakatiwalaan mo. Hayaan mo ba na ang nilagay mo sa mataas na pwesto ay sangkot ang anak sa droga? Naglagay ng bagong view court para ihanda ang maayos na paglalagyan sa anak, VIP room. Paano kaya ang papanalunan na Digibantag ang bintang sa kanya ngayong mismong kalaban niya ay ang may hawak sa hukuman? Let the truth prevail. May Diyos na makapangyarihan sa lahat na gumagabay sa katotohanan. Pray lang tayo mga kababayan. Boying ang magpahabagsak kay BBM. Sure talaga yan. Pag magaling abogado ng General Bantag, step down lahat. DOJ, DILG, PNP, NBI sa kahihiyang aabutin nila. Pag talo si Bantag, siya naman ang magiging mayor ng isang brigada sa munti. Nakikita ang sincerity at pride ng mga kababayang igorot kay General Bantag. Sana mapatunayan na wala talaga siyang kasalanan. Yan ang pinakamalaking pagkakamali ni PBBM sa pagpili kay Boying at Abalos, mga attorney na mahinang klase. Saan ang sabay-sabay tayong babangon muli, President BBM? Ano na nangyari sa bansa natin? Nagiging worse na ang mga corrupt official na gobyerno under your administration. Please PBBM, umaksyon ka na, maawa ka sa taong bayan na umaasa sa iyo to make the country great again. Paano babangon ang Pilipinas sa ganitong uri ng pag-iisip ng mga taong nasa gobyerno? Walang karespe-respeto, nakakamatay, pwe. Ano to, para bang walang pinag-aralan, nakakadismaya na, sobra na, hoy gising. Masayang lang talaga ang sinimula ni Tatay Digong. PBBM, sana magkaroon kayo ng malalim na investigasyon, lalo na po dito sa mga nangyayari dito sa Bucor. Ano ang masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyung tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.